Nakilala noon si Robert Alejandro bilang host ng Art is Cool. Kamakailan ay humarap si Robert sa publiko dahil sa panloko di umano sa kanya ng kanyang caregiver habang siya ay lumalaban sa sakit na cancer. Ating kamustahin ang kalagayan ngayon ni Robert. The Philippine Showbiz List presents Tunay na Kalagayan ni Robert Alejandro, Early Life and Discovery of Art. Si Robert Alejandro ay isang award-winning graphic artist, illustrator, pintor, crafter, at isa sa mga haligi ng Filipino Arts and Crafts Shop na Papemel Roti. Siya rin ang founding member ng Ang Ilustrador ng Kabataan o INK, isang organisasyon ng mga children's book illustrators. Dati rin siyang host ng popular na palabas sa telebisyon na Art is Cool at isa sa mga dating correspondents ng The Probe Team. Si Robert ay isa rin sa ilang Philippine artist na ang likha ay nakilala sa publiko. Mula pagkabata, kinilala ni Robert ang kanyang likas na pagkahilig sa arts. Ipinanganak sa isang pamilya na pinahahalagahan at pinalaki ang pagkamalikhain. Ang maagang exposure ni Robert sa iba't ibang art forms ay may mahalagang papel sa paghubog ng kanyang mga artistic sensibilities. Siya ay hindi lamang isang bata na mahilig gumuhit. Siya ay isang batang visionary. Nakikita ang mundo sa pamamagitan ng isang palette ng walang katapusang mga posibilidad. Ipinagpatuloy ni Robert ang formal na edukasyon sa fine arts, hinahasa ang kanyang mga kasanayan at pinalalim ang kanyang pag-unawa sa art history at techniques. Dahil dito, si Robert ay nakapagtapos sa University of the Philippines sa kursong Bachelor of Fine Arts Visual Communication. Ang professional journey ni Robert ay kakaiba gaya ng kanyang mga artistic expressions. Ang kanyang mga kontribusyon sa Papemel Roti na isang Filipino arts and crafts shop ay naging instrumento sa pagpapasikat ng mga local crafts and designs. Ang kanyang mga nagawa rito ay nagpapakita sa malalim na pagmamahal niya sa Filipino cultures and traditions na naging daan para madala niya sa harapan ng commercial art scene. Ang isa sa kanyang pinakakilalang kontribusyon sa art community ay na maging founding member siya ng Ang Ilustrador ng Kabataan. Sa pamamagitan ng Ang INK, hindi lamang nagturo si Robert sa mga young artists, kundi tumulong din sa paglinang ng pagmamahal sa pagbabasa at sining sa mga batang Pilipino. Personal battles. Sa kabila ng tagumpay niya sa larangan ng sining, hindi pa rin niya naiwasan ang mga hamon niya sa buhay, lalo na sa kanyang kalusugan. Noong 2016, tila bumaliktad ang kanyang mundo nang ma-diagnose siya na may colon cancer. Sa pagunita sa sandaling yun noong February 7, 2020 episode ng programang Local Legends ng ABS-CBN News DocuCentral, sinabi ni Robert na medyo kalmado ang kanyang unang reaksyon sa mga balita noon. Anya, nagsimula ito na magka-problema siya sa pagdudumi na dugo na yung lumalabas, kaya nadesisyon siyang sumailalim sa colonoscopy. Nang magising siya pagkatapos ng colonoscopy procedure, sinabi sa kanya ng kanyang doktor na mayroon siyang colon cancer. Nang marinig niya ang resulta, ay nabigla raw siya pero hindi tulad ng pagkabigla ng mga normal na tao. Ang tumakbo raw sa kanyang utak noon ay parang nasagot na ang kanyang mga pinagdarasal noon dahil halos buong buhay ni Robert ay dumaan siya sa depression at may suicidal thoughts din daw siya. Nang nagka-colon cancer siya, naisip at sinabi niya sa kanyang sarili habang nasa hospital bed siya na sandali lang ang pananatili niya roon. Sinabi rin niya sa sarili na sa mga natitirang oras niya sa mundo ay gusto na lang niyang mahalin ang kanyang sarili. Ang isa sa mga pangunahing desisyon na ginawa ni Robert pagkatapos malaman ang tungkol sa kanyang kondisyon ay ang paglaktaw sa chemotherapy. Ipinaliwanag niya ang desisyong ito sa isang feature na artikulo na inilathala ng ANCX noong February 2020. Sinabi niya na ang desisyon na ito ay ginawa niya pagkatapos maalala ang cancer journeys ng kanyang brother-in-law at ng kanyang ina. Ang kanyang brother-in-law ay sumailalim sa chemotherapy matapos ma-diagnose na may skin cancer, ngunit sa kasamaang palad ay pumanaw ito pagkaraan ng isang buwan lamang. Ang ina naman ni Robert ay na-diagnose ng tongue cancer at piniling huwag sumailalim sa chemo. Nagpatuloy naman daw ang buhay ng kanyang ina sa loob ng 7 taon bago ito pumanaw. Dahil sa 2 medical cases na yon, nanindigan si Robert na hindi sumailalim sa chemotherapy at mas pinili ang holistic therapeutic approach na kanyang ibinahagi sa kanyang partner na si Jethro Rafael, isang chef at restaurateur. Naging buo naman ang suporta ni Jethro kay Robert. Sa katunayan, ito mismo ang bumuo ng isang cancer-fighting diet plan na nakakatulong sa paglaban sa cancer at tinulungan nito si Robert na mamuhay sa isang mas maluswag na pamumuhay.
Sinabi rin ni Robert na pinag-aralan ni Jethro ng maigi ang cancer at nalaman na ang cancer pala ay sanhi, nakakulangan ng oxygen na nagpapabunga rito kaya kailangan buhay ang pagkain gaya na lang ng mga fresh na mga gulay at prutas na ginawa naman ni Jethro na mas masarap para kay Robert. Ang cancer diagnosis ni Robert ay walang alinlangan na isang wake-up call para sa kanya. Ngunit sa halip na tugunan ito ng mabibigat na emosyon tulad ng sama ng loob o panghihinayang, niyakap niya ito at itinuturing na isang blessing sa kanya. Sa isa niyang panayam noon, sinabi ni Robert na mayroong mga tao rin na nakikita ang cancer bilang isang biyaya at isa na siya sa mga yon. Noong hindi pa siya nadadiagnose ng cancer, ginusto niyang tapusin ang sariling buhay. Pero nung malaman niya na may ganoong sakit na siya, ay natutunan na niyang mas enjoyin ang sarili. Napagdesisyonan niyang susulitin niya ang anumang oras na natitira sa kanya at gagawin ang lahat ng kanyang makakaya para ma-enjoy lang ito at para maging masaya. At doon niya napagtanto kung gaano siya naging masama sa kanyang sarili sa buong buhay niya. Kinamumuhian niya ang sarili, naging pinakamalupit na kritiko ng kanyang sarili at hindi niya pinahintulutan ang kanyang sarili na magpakasawa at mag-enjoy sa paglilibang marahil dahil hindi siya naniniwala na karapat-dapat siya rito. Natutunan din niyang gawin ng paisa-isa ang mga bagay para makita ang bawat sandali at let go ang mga maliliit na bagay na dati niyang kinahuhumalingan. Dahil sa mga bagay na ito, siya ay sa wakas ay masayang-masaya sa kanyang buhay. Finding life through art. Sa ibabaw ng bagong mindset na ito, patuloy na pinipilit ni Robert ang buhay dahil sa kanyang passion para sa sining. Sinabi ni Robert na kung walang sining, nakikita niya kanyang sarili na wala siyang halaga. Isang rason kung bakit siya nagtatrabaho ng maigi ay dahil nakita niya ang halaga sa kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang trabaho. Siguro raw kung hindi siya nagtatrabaho ay lalabas sa kanyang depresyon at pakiramdam na wala siyang halaga. Isang rason pa raw ng kanyang depresyon ay noong bata pa siya ay nakaranas na siya ng sexual na abuso at sinabihan siyang masusunog siya sa impyerno dahil sa pagiging miyembro ng LGBT na humahantong sa pagturing niya sa sarili bilang isang basura. Kinamuhian din niya ang sarili. Kung walang art, wala na raw siguro siya sa mundo at siguro ay tuluyan na niyang tinapos ang sariling buhay dahil walang nagbibigay ng kasiyahan dito. Tuwing gumagawa siya ng art, nakakaramdam siya ng kasiyahan. Ang art nga raw ang nagligtas sa kanya dahil para sa kanya, yun lang ang tama sa buhay niya. Sa kasagsagan ng pandemya, ibinahagi naman ni Robert ang kanyang talento sa arts and crafts sa mga kabataang Pinoy na nahihirapang lumabas ng kanilang tahanan sa pamamagitan ng pagbibigay ng libreng drawing classes online sa kanyang Facebook page. Defrauded by own caregiver. Sa loob ng 8 mahabang taon na paglaban sa colon cancer at muling pagmamahal sa kanyang sarili pagkatapos ng depression, umiiyak na humarap sa publiko si Robert. Sa kanyang panayam sa GMA News, kamakailan lang, ibinunyag niya na patong-patong na dagong ang kanyang pinagdaraanan ngayon. Bukod sa kanyang sakit na cancer, sinabi ni Robert na ninakawan pa umano siya ng malaking halaga na dapat sana nakalaan para sa kanyang pangangailangan sa medical na pagpapagamot. Ang mas masakit pa, ayon kay Robert, na mismo ang caregiver na nag-aalaga sa kanya ang umano'y tumangay ng halos 3 million pesos na life savings niya. Kwento ni Robert, noong October 2023 nang kumuha siya ng serbisyo ng caregiver na ito dahil kailangan niya ng tulong sa pangangalaga sa mga tubo at aparato na kakabit sa kanyang katawan. Noong una naman daw ay tiwala siya sa nasabing caregiver dahil ito ay nirekomenda mismo ng doktor na kilala ng kanyang pamilya. Nalaman ni Robert ang di umano yung pagnanakaw ng caregiver sa kanya noong December 17, 2023 na makatanggap siya ng notifikasyon mula sa bangko tungkol sa isang online transaction na binayaran. Dahil hindi siya bumili ng anuman online, agad niyang inireport ito sa bangko. Doon niya natuklasan na halos ubos na ang pera sa kanyang bank account. Hinala niya, pinakikialaman ng kanyang caregiver ang kanyang cellphone habang siya ay natutulog at doon nito nililimar sa kanyang life savings. Inireport niya agad ito sa pulisya at ayon naman sa initial na investigasyon ng mga awtoridad, gamit ang cellphone ni Robert, ang kanyang caregiver ay nagpadala ng pera sa mga agent ng Isabong. Nakita rin ng pulisya na 2 bank accounts ang pinagpasahan ng pera mula sa bank account ni Robert. Mula sa mga naturang account, ito ay in-transfer papunta sa Isabong account ng kanyang caregiver. Nalocate na nga ng pulisya ang numero at natawagan na rin nila. Nakumpirma na rin nila na ipinapadala sa kanila ng caregiver ang pera para loadan ang Isabong account ng suspect. Bago pa man nagpa-unlock si Robert ng panayam sa media, una na niyang na-post sa kanyang Facebook account noong January 19, 2024 ang naranasan niya sa kamay ng caregiver na pinagkatiwalaan niya.
Kasama rito ang paalala niya sa lahat na laging maging maingat at huwag agad magtitiwala. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!